Unang-una, ano palang tingin nyo na hindi siya magre-report ng kanyang first 100 days? Or, although, parang sinagot na rin niya kahit pa paano, di ba? Anong tingin nyo ron? Yung walang the usual na ginagawa dati, no? First 100 days, ito na gawa namin. Parang walang ganung plano yata eh. I think may na-miss siyang opportunity kasi napakahalaga yung pag-set ng tono ng kanyang administrasyon eh. So I think kung may natakdang magandang direksyon para sa, hindi lang sa ekonomiya, para sa bansa, yung administrasyon sa unang 100 araw niya, ito yung pagkakataon para balangkasin eh, ano itsura ng darating na 6 taon. So yung pag-iiwas doon, I think mas medyo loaded yun eh. At para sa amin, sobrang halaga yung first 100 days kasi ito yung moment of transition, di ba? From yung luma dun sa bago. Ito yung moment na honeymoon period, may buwelo pa from the elections, fresh pa yung mandate ng administrasyon, tapos pinagmamalaki naman yan na may 31 million, almost 60% mandate siya. So andun actually lahat ng conditions para magtakda ng bagong direksyon para sa ating bansa. And the fact na nag-iwas ka magsalita tungkol doon, hindi na babalik yung moment na yun eh. So kumbaga, ang itsura pa na ngayon, lalo na kung pinagmalaki na functional government ang pinaka-accomplishment, parang kinakapa pa lang. And I think yun nga eh, yung psychological impact nun for the remaining 6 years, mahirap i-underestimate yung impact noon. Hindi naman kaya ano rin, parang may konting, I don't know, this is syempre speculative, no? Baka naman may konting complacency rin kasi nga, napakalaki naman dato, 31 million. You can look at that on two ways, no? Two ways. Either, hindi, sense of urgency kasi ang dami bumoto sa akin, eh. Ang clear ng mandate. On the other hand, baka sabihin, miskin naman ako hindi mag-report, nandun pa rin yung suporta. Kasi at least, based doon sa nakita natin sa latest Pulse Asia survey, no? So, doon lang sa issue ng inflation, hindi satisfied yung 42% ng respondents doon sa response ng Marcos Jr. administration sa bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero in other areas, maganda ang ano niya, ang rating niya. Anong base niya po doon? Well, I think actually precisely ganun nga eh. Kung complacent doon, ang namimiss na opportunity, gamitin yung claim na napaklaim mandato para doon sa reforma. At ako sa akin, sobrang ganda pakinggan yung pagsasabi nga na may komprehensibo, inklusibong plano para sa pag-transport ng ekonomiya. Maraming layers yon, pero may diwa na may pagtanggap ng problema at kailangan mapangahas yung solusyon. At yung mandato na yon, ito yung panahon para gamitin yung mandato nyo kasi may mababanggang mga interest eh. Yung mga whatever, sabi yung mga oligarkiya, mayamang pamilya, maybe even mga dayuhan. Yung moment talaga para ma-wield exactly yung mandato na yon is the first 100 days. Ngayon, kung nag-iwas nga para doon because of complacency, well, that doesn't send a good sign din naman kung ano yung tumatakbo dun sa administrasyon. Ano agenda mo para doon sa pag-resolve ng problema ng bayan? So, whether it's complacency or kawalan ng plano, may moment talaga na na-miss eh. And okay. I think mahirap mabalik yung gano'ng klaseng lack of momentum which could have been initiated sana ngayon. Okay. So I hope doon sa mga nakikinig at nanonood, malinaw sa inyo yung layers or levels of discussions natin dito. No? So meron siyang inaugural speech, meron siyang nilatag doon, di ba? So actually, that was supposed to set the tone of his administration. And then there was an elaboration as expected doon sa kanyang SONA. Pero ang inintay natin within the first 100 days, hindi naman kala ma-accomplish mo yung sobrang dami. Pero at least you have to accomplish significantly. No, tama. Pero ito yung sabi niya dun sa kanyang huling pahayag, no? So, this administration was able to galvanize government once again into governing. Okay? Related dun sa functional government. Pero ito, yung isang sinabi niya, so it is that sense of urgency. Again, it is that unity that we bring people together and we are bringing it. People together for a reason, and the reason is not ourselves, it's not our families, but it's our community, it's our country, it's our people. That I think we have returned into government. I think that's the most important thing. Unity. Ibig sabihin, yun ang na-establish during the first 100 days. Yung hindi mo inisip yung sarili mo. Yung, basically, you want to help government dahil may sense of community. What do you think of this? Pati sa UNGA, actually, ginamit nga yung unity. Medyo nakakatawa yun eh. Hindi ko alam kung
maraming sumeryoso dun sa ganong klaseng audience, dun sa ganong klaseng motherhood statement. Sa totoo lang, ito yung medyo nakakalungkot since the Duterte administration. Gusto mo sana panghawakan na seryoso yung mga sinasabi ng Pangulo kasi halos by definition, policy statement siya at direction siya. So I think yung pagbulusok ng ganong klaseng pag-iisip na pwede seryoso yung sinasabi ng Pangulo, talagang bumulusok siya dun sa last administration, naging medyo arbitrary rambling. Pero yun ang actually nakakalungkot ngayon, even sa bagong administrasyon na mas civil, mas conventional yung Pangulo, hindi mo pwede seryosohin ng bumbo yung mga statements. So yung pag-revert sa mga motherhood statements, dahil nga walang konkretong aksyon, walang bagong direksyon, medyo nadidiminish din siya. And I think, sa totoo lang, after a few months or after a few years, the more na may madiling tayong ganyan, medyo mabuloklak na lita, lalo na kung gusto kayo mga open forum kay Pangulo Marcos kasi yun ang, kundi teleprompter-driven, medyo mas, I think, mas revealing sa tumatoba sa utak niya. I think eventually, madidiscount din actually yung mga statements ni Pangulo Marcos eh. Maybe not dahil bombastic siya or paligoy-ligoy like Pangulong Duterte, but yung content makita na parang ano, ma-end pang nagbabato ng mga salita dahil maganda pakinggan, pero kung makita dun sa actual galaw, may disconnect talaga siya. So, okay. So to lang, it's early on, gusto ko sana paniwalaan yung mga statements as revealing something na may karampatang policy or something sa administrasyon, but medyo ano eh, ang hirap seryosohin right now. Kung nagustuhan niyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.